binigay niya dapat eh. Guys, I am so sorry kung sinabi ko yung G17 tong unit na to. Kaya with that, uulitin ko yung review namin. Guys, I want to present you the Zephyrus S17. S17 po siya. Hindi po siya G17, guys. Katulad po ng nakaraan, ito po yung mga box. Bukod sa napakalaking box. So guys, sa loob niya, of course, yung S17. Pogi. Kahit second time ko na siya i-review pero pogi pa rin siya sa mata ko. Baka pogi talaga yung mga bagay na wala kang pambili. Ayun, ang pinaka-favorite namin ni Sir Darren na part dito is yung ventilation and then yung color combination ng black and hindi ko talaga tiyak kung bronze to. Burgundy rin. Rose gold. Ang ganda kasi ang elegant ng dating niya. So yun guys, katulad po ni ni M15 and then G15 and G14 under po siya ng Zephyrus po ng ROG. So, katulad na sabi ko sa inyo guys, Zephyrus po come with the name po na the keenest and the lightest laptop, gaming laptop sa market natin. So ayun guys, katulad ng ginawa ko sa unang video, look at that without restraint. Napakagaan niya po and so sleek and then ang elegant talaga ng design, yung color combination. So guys, without further ado, eto na siya. So later, papakita ko sa inyo yung ventilation sa likod kung paano siya nag-ano. Paano yung sinasabi namin ventilation. Na na-miss kami. Wow, parang duck. Ang aeroplano lang hinihintay kumasok sa loob. So sa loob ng box, yung common, katulad sabi ko, this is the ROG Delta. Gaming, ano po yan? Gaming headset ni ROG. Ganda niyan. Pan-channel yung RGB. Yung charger niya nandun. Nandun yung charger niya kasi naka-display na yan, guys. And then, of course, mouse. Gladius din pala. Kala namin impact. O, di ba? Ang ganda nag-review kami uli. Gladius din pala kasama nito. Gladius 2. Gladius pala ilang naman. At least, nag-review uli kami. Ano to? Ano yung review? Di kasi, ano kasi kami? Wala kaming talagang background dun sa item. Nag-review yan. Fresh from the box. Bro, ano yan? Bro, literal na stock knowledge. Stock. Stock na yung knowledge. So, ito yung ROGI. Sambang review namin pinakita to. G14, tama siya. Blue. Yung kulay. Ay, hindi sa Glacier. Pinakita namin kung gaano kaganda tong to. Pag bumili ka, ayaw mo nito. Bigay mo sa akin. Gukunin ko to. Walang tumpik-tumpik. Ang ganda niya 1080 ta 60fps. Sobrang linaw. Pwedeng-pwedeng pang stream. So, that's on the Cinderella box. Size 11 po. Pamayin na lang. Guys, pamayin na. So, yan. Without further ado, I'm going to open up yung S17. So, ayun, na-setup na po namin siya. So, let's talk about the chassis. Yung chassis niya. Same. Magnesium alloy. Matte finish. And then, reinforced po. Yan, ito. Reinforced po yan. Reinforced metal po ang kanyang chassis po. Along with the magnesium alloy combination. Then, nag-update pala siya. Guys, mayroong variant nito. Yung pinaka-maximum variant is naka 2080. Yung variant na ipapakita ko sa inyo is naka 2060 lang siya. So, hindi po nag-RGB tong area na to. Yung pinaka ano po, inaasagad niyang variant po, RGB po itong mata na. Sobrang high profile. Talagang pag nilabas mo to sa ano, sa public, good luck. Good luck. Kaya pero kahit ito, ay nabas mo sa public. Ang galing na nag-Windows update siya kasi naka ayun. Demo unit namin to, guys. Baka gusto niyo pumunta dito, makita ako. Gusto niyo subukan, pwede naman. Tingnan mo naman, di ba? Dito pa lang, alam naman niya ako, G17 na alagay, so kaya gumawa po uli kami ng bagong review. So, M17? S. Sir, slim? S17? S17, sir. Paano po S-series lang yung may S17? So, nag-update yung Microsoft Edge. Kung sino man mga gumagamit niyan, sensya na, God bless. Ano naman yung S17? Hindi kasi ito, S13. Hindi, isa bubuk na ano na naming. Dito na. Yes, sa Cypress. Ayun guys, katulad nung ano, kung napanood nyo na yung, kung ano man yung una namin i-upload na review, kasi may review kami ng M15.
same po siya, 17 inch, 3-way na the bezel yung display niya. So, yun, napa-ano, screen-to-body ratio, with that aspect po, mas maganda yung viewing angle. Then, mas nasusulit mo yung 17 inch na monitor niya. Compare to other laptops, of course. And then you have 300 refresh rate po, then 3ms yon, phantom validated, 100% sRGB po siya. Yan po siya yung sinasabi ko. This is ano po, supported din po siya ng ESS, Saber Audio. Then, of course, yung high-res. Then, DTS 7.1 sound surround. At the same time, of course, Thunderbolt. Thunderbolt na po siya. May Thunderbolt capability na po siya. Then, mini display port. Ay, mini display na Type-C po. Then, Wi-Fi 6. 30% boost po yan sa Wi-Fi coverage. Then, of course, yung ano, later, of course, for the ventilation and the cooling system. Then, ayun, ano ko na, na-explain ko na yung display. Then, yun, dito sa baba, you will find your, ayan, desktop-inspired keyboard po na RGB. Per keycaps po ang kanyang RGB, guys. Then, here po, may shortcut yan. Pwede siyang gawin, ayan guys, so, digital numpad. Pwede siyang gawin digital numpad, trackpad, and then at the same time, going to go sa Armory Crate para ipakita po sa inyo yung setup. So, popospone ko tong live update. So, yung katulad nung ano, medyo matagal yung setup. So, saan ako lulundag muna habang nagsisetup siya? So, yun guys, inside the ano, the task manager sa performance, dun po ako nag-check po ng mga key specs. Here's the processor po. Intel Arc, Intel i7, Intel Core i7, 10875H, high performance po yan na graphic, ay, graphic card, na processor. Base clock niya po is 2.3. Then, alam ko kaya nitong pumalo ng lampas 4. Later pa, tignan natin siya. So, sa memory, you have 16GB. Na ano, yun, 3200MHz siya. Wow, that's cool. Most po kasi ng 10th generation na, ano, na i7, pag nasa 700 series, na 10700 series siya, 2933 lang po yung nakikater. This one po, 3200MHz. Then, upgradable po siya up to 32GB po. Based on advertisement po. Yun po. Then, the disk here po, Western Digital NVMe 1TB. Then, of course, yun po. Same po ng mga other Zephyrus po. Pwede, may isa po po yung slot po for the NVMe po na socket na SSD. Pwede ko mag-grade 0. Then, ito po yung Wi-Fi 6 AX201 po. Yan. Wala pa naman pong AX connection sa Philippines, so don't worry, wala pa po tayong Wi-Fi 6. Pero at least nabubus pa rin po yung range ng ano, Wi-Fi connection yung under Wi-Fi 5. Then, ito po yung GPU natin. Same lang din po. 8, almost 8. Yan. UHD graphics. Then, the RTX 2060. 6GB po na variant po ng 2060 po. Hindi po siya Max-Q, 2060 po. So, ayun po. Without further ado, sana okay na po yung ano, Armory Crate. Ayan guys, mabagal po yung internet namin sa store. Kaya wag po kayong, ano, kayo matataranta. Ba't nagaang? So, ayan po, lighting. Naka-aura sync po siya sa ngayon. And then, I'm going to use the, let's say, laser. Hindi ko pa nakikita ng laser, guys, eh. So, applying muna. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. Okay. So, ang orientation niya is horizontal. Kung saan niya siya kiniklik. Hindi siya ganun ka-strong, oh. Compare sa, ayan, kita naman pala. Ayan natin, ha. Baka, ano, kasi function. Ayan, para mas kita. Ayan. Ayan, yun yung laser po. Pag naka-laser kayo na, ano, na setting. So, ira-random ko siya para mas masaya. Yan yung laser. Kanina, sa M15, pinakita po yung refall. Ayan, yung comet. Red line color ng comet. So, bilis niya. Siya visible sa mata ko. So, dito tayo sa reactive. Random ulit. May ligaw sa random. So, ayun. Parang habang kiniklik mo yung ano, paiba-iba yung color. Ayan. Yan, reactive. Yan, yan lang yung view sa mga setting under po ng ano, ng ROG Crate po. Na pwede nyong laruin for the RGB setup nyo po. And then, of course, Aura Sync compatible po yung mga accessory nyo. Pwede yan dito. Ayun, please do watch po yung ano namin, review po namin with the ROG Electropunk, yung pong keyboard niya.
Aura Sync po yun, and compatible po siya dun sa Reactive and dun po sa Reactive and Ripple na ano, kakagat po yung Aura Sync nyo dun. And then guys, ayun, tapos na ako sa keyboard. I'm going to show you naman. Oh, ang pwedeng paano ng konti dito. Dito yan, yan, yan. Yun guys, RGB siya. This one po is for ano, volume control. Yun. Paano na lang dito, ma'am. Yan. Volume control to guys, ha. Then, ayun. Saan na tayo? Saan na ba ako, ma'am? Dito pa rin. Ayun. Sa Asus pa rin ako sa Bacoor. So, going to give you a quick review lang po nung sa yung GPU niya po, guys. So, hindi po siya naka-charge. Don't expect something na ano, na mataas. Kasi, guys, I will remind you lang po, kahit po anong gaming laptop sa market, kung kailangan niyo po siyang gamitin for gaming or for rendering, kailangan niyo pong nakasaksak yung charger para ma-utilize niyo po yung CPU and yung GPU, guys. Pro tips yun, guys. Kaya, makinig kayo sa amin. Please, makinig po kayo sa amin. Di po namin kayo nilaloko. Mabuti po kami yung mga tao. So, yun, guys, as you can see, ang baba ng FPS niya, tama? Ayan, eh. Oh, on battery lang kasi yan eh. Pero para ma-prove ko yung point namin, guys. Kasi pag ako ito tama dito, kukunin ko yung charger. Para naman wala nang wise up. Sometimes kasi the basic of the basic lang po talaga yung mga bagay na. So nakita nyo guys, yung difference. From 30 ngayon up to 160 po yung FPS guys. So yung 57 compare po sa ano kay M15 na nag-66 siya agad eh sa ano. Oh, nag-66 siya agad. Ngayon guys, ayan yung video. Guys, I'm going to talk about naman the ventilation of the S17. Ayun, habang kina-close ko siya, ayan. Narinig niyo yung fan guys. May mga fan control eh. So, sorry, function. So, I'm going to... So, right now, I'm... Ayan, turbo. Guys, ika-close ko lang muna yung lid. At ihaharap ko din sa camera because I'm going to show you something cool. Hindi ko alam kung makukulan kayo, pero kami nakukulan kami. Bababaw yung, ano eh, yung paghanga namin sa mga bagay-bagay. So, yun guys, in this area po, please observe po. Observe nyo po ng mga, ano, ng maigi. Because andyan po yung key secret po ng S17 with the ventilation. You see? Merong pundak na nag-appear here in this area para po mag-give pa po ng additional ventilation sa fans. Ayan po. Ayan guys, that's po yung gusto ko pong i-highlight sa inyo. Pero with additional with that, of course, it's powered by intelligent cooling po ni ROG for anti-dos. Then po, self-cleaning po na anti-dust as advertised po. And of course, equipped po siya ngayon yung mga 10th generation po na, na gaming laptop po ni ROG. It's equipped by, of course, Thermal Grizzly Liquid Metal Cooling po. Yan po ang isa po sa mga katulong natin para masigurado natin hindi iinit agad ang laptop ko. Ayun guys, kung kanina nyo po napapansin tong taas na area at nababada rin ako na kung ano siya. Siya po ay... Ano dito sir? Intake, animatrix. Siya ay hindi animatrix. Siya po ay intake guys. This is an intake po. Yan lahat na nakikita nyo na yan. So, ang pinaka-importanting factor kasi this is the intake. Is huwag nyo siyang ipapatong sa kahit anong leather type po. Or yung mabilis na uminit na mga components. That will be something. It will help you kung ano, kung maganda yung humidity or yung AC, yung area mo for the ventilation. Kasi intake ng taas eh. So, lahat ng dito. Yan, yung area na to. Kung ano man yung lamig o init ito, yung po yung higupin niya para ibuga po ng unit. Ayan guys, I hope you like this review po. And then, katulad po sabi ng iba ko mga iba po namin followers sa new subscriber po, pa-shoutout daw po sa kanila. So, I would like to give a big shoutout po kay Sir RJ Balanova. And then, marami sila masyado para isa-isahin. So, shoutout po sa aking gaming family, that is the Exicialist po. Shoutout sa inyo guys.
Sana nanonood kayo ng video talaga. No? Hindi na kayo nagpa-shoutout sa akin. So, yun guys, that will be the review po ng S17. Very simple lang po. And wala masyadong technicality kami pinasa doon sa review. Then, ayun. Guys, kung naghahanap kayo ng something po na, na you can flex po sa mga tropa nyo. Kung meron kayong group ng mga ROG avid fans. Ayun guys, I highly suggest po to. This is something po na unique. And then at the same time po, striking sa mata, elegant, sleek. Very different from the other ROG po na, na gaming unit. Ayun guys. This is the S17 and then, yun. Ang catchphrase niya po guys, nakalimutan ko. Pero sabi po nila, stay big. But ano, go big pala, saka stay slim. Yun po ang catchphrase po niya. S17 guys, I'm Kuya Josh and I'm signing off.